Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mapapalayas ng tuluyan si Moira ni Robert. Akala natin aakyat si Robert para umalis pero kukuha lang siya ng mga gamit ni Moira para ipakaladkad siya sa labas ng bahay nila. Mukhang busabo si Moira, marumi at mabaho. Mapapahiya siya kay Lines dahil masasaktuhan siyang makita nito sa kalye. Kamusta na kaya ang mga pulubing inapi niya noon? Magandang araw at welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Tinanggap ni Nerissa sa bahay niya si Moira, pero tumawag si Giselle kay Moira dahil nabalitaan niya sa news. Si Moira tayag ang pumanaw at hindi si Moira tanyag. Kinamusta lang naman ni Giselle kung buhay pa pala si Moira. Hindi pa rin naman ligtas si Moira. Hindi lang kay Obeng kundi pati na rin sa katotohanan. Nabubuhay lang si Moira dahil sa scam. Isang araw bubulagta na lang siya sa kalye na na-expose kung sino talaga siya. Tuwang-tuwa si Giselle kapag nagagalit naman si Moira. Sa kabilang banda, nag-celebrate si Josa at siyang Susan dahil sa nangyari kay Moira. Sabi ni Lines, hindi niya matanggap na siya ang rason kung bakit tinulak ni Moira si RJ. Hindi siya naniniwala dahil alam niyang may iba pang dahilan. May tinatago talaga siya. Parang nakaramdam naman si Carlos ng pikon at gusto niyang umuwi. Kung sino Moira at RJ lang ang pag-uusapan. Para kasing nakatuon na lang sila masyado sa kanilang dalawa. Inamin naman ni Moira ang kasalanan niya pero hinahanapan pa rin siya ng mali. Kung ano man ang nangyari sa kanilang dalawa, labas na sila doon. Humingi naman ng pasensya si Annalyn kay Dr. Carlos kasi siya ang koneksyon ng nanay niya kina Robert. Naiintindihan naman niya. Mahalaga na ialis na ng tatay niya sa buhay niya si Moira. Sana lang talaga tuluyan ng manahimik si Moira at hindi na manggulo. Samantala galit na galit si Moira at gusto pa rin niyang makuha si Robert. Kasama pa naman ni Robert ang traitor niyang anak. Baka makuha pa siya ni Lineth dahil sa pagkakataon. Gagapangin ang asawa niya. Hindi siya papayag. Kinuha niya ang susi ni Nerissa para itakas ang kotse niya. Hinabol ni Nerissa si Moira pero sumama naman siya. Samantala malalim ang iniisip ni Annalyn. Sabi ni Lineth, akala niya wala na silang pakialam kina Moira. Importante alam na ni RJ ang totoong ugali ni Moira. Naiinis si Annalyn. Bakit sa nanay niya nagagalit si Moira? Wala naman siyang kasalanan at biktima lang din naman siya ng tatay niya. Sana maisip yun ni Moira. Lagi niyang inaaway ang nanay niya kahit wala na siyang ginagawa. Pinipilit lang ni Moira ang gusto niyang paniwalaan. Ayon kay Lines, wala kasing pakialam sa kanya si Moira. Ginagawa siyang punching bag ni Moira sa kanya, binubuhos lahat ng galit ni Moira. Mahal na mahal niya si RJ at iniisip niya lang palagi na si Lines ang may kasalanan. Ayaw niyang mawala sa kanya si RJ. Samantala namimiss naman ni Zoe ang mami niya. Iyak siya ng iyak habang tinitingnan ang picture nito. Iniisip niya ang mami niya. Inabutan siya ni Robert. Daddy's girl si Zoe noon, sabi raw ni Dr. Ray. Laging sumasama si Zoe kahit saan mapunta. Pero laging busy si Robert noon sa ospital at minsan na lang sila magkita. Humingi din siya ng tawad. Hindi nagabayan ni Robert at nabantayan si Zoe kaya na-manipulate siya ni Moira. May kasalanan din naman si Robert kay Moira dahil nagloko siya. Siya ang nagsimula ng gulo at dahil doon nawala ng tiwala ang mami niya. Palaging nagsaselos ang nanay ni Zoe at naging violente siya. Si Robert lang naman dapat ang managot sa kasalanan niya. Sabi ni Zoe kung pareha sila nagkasala, bakit hindi niya mapatawad ang mami niya? Kung sa kanya mangyayari ito, oo, papatawarin niya ang mami niya para sa pamilya nila. Pero para kay Robert, gamit na excuse ang pamilya para pagtakpan ng mga kasalanan. At kapag sinusubukan ng mabuo ulit ito, mas lalong nagkakagulo lang. Nakikiusap ng pilit si Zoe kahit isang pagkakataon lang. Subukan ng tatay niya. Samantala dumating na si Moira sa bahay nila. Sigaw siya ng sigaw at nagmamakaawa. Halos marinig na siya ng buong kapitbahay sa lakas ng boses niya. Lumabas sina Zoe at Robert. Niyakap siya ni Zoe. Tapos na sila ang sabi ni Robert. Tinulak niya si Moira dahil niyakap siya nito. Nagmamakaawa si Moira. Sinaktan rin naman siya ni Robert. Humingi ng sorry si Robert sa ginawa niya. Tinanggap agad ni Moira at napakadali lang naman na magpatawad. Bakit hindi si Robert? Sige, ihuhulog muna siya sa hagdan ang sabi ni Robert hanggang magka-amnesia rin si Moira. Dahil sa ginawang ito ni Moira, hindi siya mapapatawad at hindi niya matatanggap ang ganitong klase ng tao, ganitong klase ng ugali. Nakikiusap si Moira pero pinalayas siya ni Robert. Naitulak pa niya ito. Iyak ng iyak si Moira dahil kailangan niya si Robert at ang pamilya niya.
Sa kabilang banda, nagpaalam si Chang Susan sa labas muna siya dahil makikipag-usap siya sa kaibigan. Maya-maya ay dumating si Lindon. Nagdahilan na may dinaanan siyang dating pasyente sa lugar. May dala rin siyang wafer sticks. Naisip niya lang si Annalyn. Kinamusta niya ang nangyari kanina dahil intense ang kwento sa kanya. Galit na galit si Robert kay Moira at ayaw na niya itong makita. Naaawa naman si Annalyn kay Zoe dahil matagal na nilang gustong magkaroon ng intact na pamilya at buo. Pero hindi na ito mangyayari dahil may lamat na talaga ang pagsasama ng kanilang pamilya. Sabi ni Lindon, kasalanan naman lahat yon ni Moira. Sabi pa ni Annalyn, sana maayos pa sila dahil wala ng pamilya si Zoe. Nakita naman ni Lindon ang sincerity at mabuting loob ni Annalyn sa pagmamalasakit nito kay Zoe. Sa kabilang banda, biglang nag-iba ang timpla ni Moira. Asawa siya ni Robert at may karapatan siya sa bahay na ito. Kanina maamong tupa si Moira pero ngayon lumabas na ang tunay nitong kulay. Nagpipilit si Moira. Naging palaban na siya. Nagpatawag ng security si Robert kay Zoe. Nagbabanta naman si Moira kay Zoe. Tinulak niya si Robert at pumasok siya sa loob ng bahay. Naghihilahan si na Robert at Moira. Kung nakatawag na ba si Zoe ng security? Sumagot si Zoe. Nakatawag na nga siya at nagalit si Moira. Wala talagang kwenta si Zoe. Makakatikim si Zoe sa kanya. Nagalit si Robert dahil hindi talaga maaaring manatili si Moira dito sa loob ng bahay. Dahil baka pati si Zoe, ihulog niya rin sa hagdanan. Sabi ni Moira kay Robert, itigil na niya ang drama niya. Kung ayaw sa kanya ni Robert, si Robert ang umalis. Dahil dito umakyat si Robert para kumuha ng gamit. Pero pinigilan siya ni Moira. Sa teaser, matutuloy nga ang pagpapalayas ni Robert kay Moira. Mukha siyang busabos at palaboy sa kalye. Wala siyang maisip na puntahan kundi ang restaurant niya dahil ayaw niyang magpunta sa Apex na ganito ang kanyang itsura. Papara siya ng taxi pero si Lynette ang masasaktuhan niya sa taxi. Mapapahiya siya dahil itsura niya ngayon. Marumi at mabaho si Moira. Mukha pa siyang marumi sa mga palaboy sa kalye na dati niyang mga inape. Samantala, nagbigay ng kondisyon si Robert kay Zoe. Tatapusin ni Zoe ang pakikipag-usap kay Moira. Kung hindi, itutuloy niya ang kaso para kay Moira. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto niyo ng mga ganitong klase ng video, please like this video and please subscribe to my channel. At pakihit mo na rin ang notification bell para ma-update ka kung meron tayong mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!